Hindi pa raw nakilala agad ng mga sundalo ang mga labi ni na Omar Maute at Isnilon Hapilon nang kanilang mapatay ang dalawa. Nahulikam pa ang mga sandaling nire-recover ang kanilang bangkay. Balita natin ni June Veneracion, exclusive. Sa lugar na ito na halos hindi na makilala dahil sa mga sirasirang bahay at gusali, nangyari ang bakbakan kung saan napatay sina Isnilon Hapilon at Omar Maute. Sa drone video na nakuha ng GMA News, makikita ang pag-recover ng mga sundalo sa katawan ng dalawa. Unang hinila ng mga tropa ang katawan ni Omar at isinakay sa armored vehicle. Ilang metro lang ang layo, nakahandusay naman ang katawan ni Isnilon. Sunod siyang isinakay sa parehong armored vehicle. Hindi raw agad nakilala ng mga sundalo ang dalawa hanggang sa maipasok na sila sa sasakyan at makita ng malapitan. Ilang araw ding binantayan ng Special Operations Forces, mechanized unit ng army at mga pulis ang gusali na ito na pinagtaguan daw ng dalawa. Dalawang araw hinagisa ng tear gas ang gusali para lumabas ang mga nasa loob na tinatayang nasa 50 baute ISIS at mga hostage. At madaling araw nga, naglabasan na nga ang mga tao. Gamit ang thermal scope ng mga sniper at thermal camera ng mga armored vehicle, pinag-aralan ang mga kilos ng mga lumalabas sa gusali para matiyak na hindi madamay ang mga inosente. Selective firing ang tawag ng militar dito. Sabi ng source ng GMA News, tinarget ang mga nakitang lalaki na may hawak na baril. Madali raw naaninag si Omar dahil paika-ika nang lumabas sa gusali, tugma sa sinabi ng mga narescue bihag. Sa isang pahayag mula sa tagapagsalita ng US Embassy, binati ng Amerika ang mga partner nito sa AFP sa kanilang tagumpay. June Veneracion, GMA News.